So hindi ko na rin alam, guys. Ang daming beses ko na pumupunta rito sa Boracay at nagdi-DIY tayo. This year alone lang, pang 4 times ko na to. Eh, naiba na naman. Yung port na iba, tapos pati yung procedure na iba. So ayan guys, mas magulo nga talaga siya. Walang kaduda-duda. Hello everyone, and we are now back here in Boracay. So today is September 10, 2022. And in this episode, we will give you updates kung ano na nga po ba yung latest requirements and procedure, as well as magkano nga po ba yung magagastos natin as of today kapag nag-DIY transfer tayo, at magkano yung mga babayaran natin to enter Boracay. Ako po si Mel, at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-hit nyo na po ang notification bell para po lahat ng video na aming ilalabas, updated po kayo. Guys, nandito na tayo sa Mecatitlan Airport. So nagulat ako kasi super smooth na pala ngayon. As in, parang wala na ring requirements na hinahanap. Kasi, diba kailangan pa rin ng QR code bago makapasok dito. So pag fill out ko, doon pa lang sa may QR code sa may Tourist Boracay, nag-fill up lang ako ng mga details. Pero hindi ko natatandaan kung nag-upload ako ng mga files katulad ng hotel bookings, flight details, and then yung vaccination certificate. So hindi ko maalala kung upload ako noon. And then, pagdating ko sa may airport sa may Manila, wala na rin hinahanap. Dati kasi, parang meron pa doong verification na ipapakita mo ulit yung QR code mo doon sa may airport. Pero ngayon wala na rin. And then, pagbaba mo rin dito sa may Boracay, dito sa Mecatitlan Airport, hindi na rin hinahanap yung QR code. So napaka-smooth na. So parang wala na rin requirements. Paano nila malalaman kung sino yung vaccinated at hindi vaccinated? So siguro nga talagang paluwag na ng paluwag yung pag-travel ngayon dito sa may Boracay. So guys, tricycle na tayo. So mas nagmahal siya ngayon, 150 pesos na siya from 100 pesos isang ride. So kung meron kayong makakasabay, 75 pesos lang. Kasi yung port daw ngayon, hindi na doon sa may jetty port dahil malakas daw yung alon. Siguro kapag ganitong season, so doon daw tayo sa may Tabon Port dadalhin. So siguro mas malayo siya, kaya mas mahal yung pamasahe. So ibang port yung ating bababaan today, at sasakyan ng boat sa puntang Boracay. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never... Guys, so dito na tayo sa may Tabon Port. So mas malayo nga siya kasi parang papasok ka pa. So ang bad news, number one, mas mahal na yung pamasahe. Going to Tabon Port, 150 pesos na siya. And then, pabalik naman from port, going back naman sa may airport, hindi na rin siya pwedeng lakarin. Unlike before, di ba nilalakad lang natin. So yun yung kaibahan ngayon. Yun guys, so ganun na pala yung procedure para siguro mabawasan yung trabaho dun sa may airport. So sa may window 5, sa may verification, doon pala hahanapin yung hotel booking, yung QR code, and then yung flight details ninyo. Plus, doon din hahanapin yung inyong vaccination card. So kung hindi talaga kayo vaccinated, hindi talaga pwede pa rin. Akala ko kasi pwede na. So dito na pala lahat ginagawa yung procedure. After ng verification guys, ganun pa rin yung procedure. Pipila kayo sa may window 6 and 7 para naman magbayad ng terminal fee at saka ng environmental fee. So pareho pa rin yung fee. Sa environmental fee is 150 pesos and then yung terminal fee is 100 pesos. Guys, paglabas nyo dito, eto na yung bayaran ng boat. So nasa labas yung boat, hindi na siya nandun sa may loob. So eto yung bayaran ng boat, 50 pesos pa rin. Guys, tapos fill upan nyo yung ticket na ibinigay sa inyo. So meron naman dito mga pen, so huwag kayong mag-worry.
Tapos, and then, bibigyan pa rin kayo ng seat number. Guys, hindi ko alam kung naninibago lang ba ako or talagang magulo talaga. Kasi nga, siguro lahat ng procedure dito na ginagawa. Unlike before kasi, QR code na lang yung tinitignan dito. Kasi nga, na-check na dun sa may airport pa lang sa Manila. And then, yung airport din dito sa may Katiklan. Now kasi, dito lahat i-check nga yung mga documents na hinahanap nila. So, mas matagal siya. And then, yung babayaran mo, layo-layo pa siya. So, nakabukod na yung bayaran ng boat. So, another pila na naman. So, imagine kung ganitong karami yung turista. And it's Saturday, guys. So, madami talaga. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Ito ba isang kaibahan o naglalakad tayo sa mga floating containers. Ano ba tawag din? So, ayan. Para makapunta tayo doon sa ating mga. So, medyo struggle. So, siguro nga malakas talaga yung alon kaya nilipat dito. Kasi dito pa nga lang eh. Malakas na rin yung alon. So, what more pa doon mismo sa may dating port? To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Guys, pababa na tayo ng bangka. So, hindi rin sa may Cagbanport yung bababaan natin, na iba na din. And look, guys, ito yung bangka namin. And then, para makababa tayo ng port, dadaan din tayo sa bangka. So, diba? Ganun siguro karami talaga ngayon yung mga turista, kaya ang daming bangka. Hindi na makadak lahat. And in the driveway is a nice range. Cause guys, nakababa na tayo. Nandito naman tayo sa mga floating containers. So, ang pangalan pala nitong port na to ay Tamsan Port. So, hindi ko na rin alam, guys. Ang daming beses ko na pumupunta rito sa Boracay at nagdi-DIY tayo. This year alone lang, pang 4 times ko na to. Pero, parang naninibago ko. Pakiramdam ko, first time ko na naman. Kasi, naiba na naman. Yung port na iba, tapos pati yung procedure na iba. So, hindi ko na alam kung paano ko makakarating dun sa may hotel. Kasi, yung hotel na kinukuha ko, diba, malapit lang dun sa may Cagbanport. So, hindi ko alam ngayon kung paano ako dun makakarating at kung magkano yung magiging pamasahe. Pero guys, tignan nyo naman. Kung nandito pa lang tayo sa port, talaga ang ganda-ganda kaagad ng tubig ng Boracay, diba? Talagang ganda talaga ng tubig dito. Talagang crystal clear na crystal clear. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. So, palabas na tayo ng Tamsan Port, guys. So, pati palabas, litong-lito, hindi ko alam kung saan palabas. So, dito naman pala, may mga naghihintay na rin dito mga e-trikes. Ayan, oh. So, may mga e-trikes na rin dito naghihintay. Pero, syempre, nga hanap nga kasi tayo ng mas murang transportation. Yung hindi tayo magpa-private. So, labas lang tayo doon. Baka ganun din naman. So, tignan natin. So, yan guys, mas magulo nga talaga siya. Walang kaduda-duda. So, wala daw akong masasakyan na diretso papunta Cagbanport na public. So, kailangan ko daw umarkila. Kasi nga, wala nga daw pumupunta doon sa Cagban dahil walang biyahe yung port doon. So, kaya, mahirapan daw ako kung magta-transport ako. So, ang gusto nila, ang mag-private ako. Ayan guys, sumakay ako ng e-trike para makababa dito sa main road ng Boracay. Ayan, so ang layo ng port guys. As in, mas lumayo talaga siya. So bumaba ako dito para sumakay ulit na isa pang e-trike papunta naman sa May Cagban. Kasi nga, nandoon yung hotel ko. Just to give you lang an idea kung gaano kalayo yung Cagban port, yung dating port na binababaan at saka itong bagong port na ito yan. So yung Cagban port, nandito yan sa May Kaliwa. And then yung bagong port, nakalimutan ko kano yung pangalan. So doon naman siya sa may kanan. So magkahiwalay na magkahiwalay siya. Kaya ganun talaga siyang kalayo. Nakakapanibago talaga. Nakababa na uli tayo ng another e-trike para makarating dito sa ating hotel. So dati yung hotel natin, 5 minutes away lang sa may Cagbanport. So ngayon, kailangan pa natin magdalawang sakay. Kasi kung di diretso tayo, 150 nga yung babayaran natin. So ngayong hindi ako dumiretso, nagdalawang sakay ako ng e-trike. So, ang binayaran ko lang lahat-lahat ay 30 pesos. So, nakatipid pa rin ako ng 120. So, ibababa ko lang yung gamit ko. And then, mamaya i-update ko kayo dito sa parang mas magulo na DIY transfer ngayon papunta dito sa Boracay. So, mag-recap na tayo, guys! So, tignan nyo naman, guys. Ang ganda talaga ng Boracay, no? So sorry, hindi ko mapalagpas na sabihin na maganda talaga yung Boracay. So diretso na tayo, simulan natin sa may requirements. So ganun pa rin naman yung requirements, kailangan nyo pa rin ng QR code.
So, yung QR code, makukuha nyo siya sa my Tourist Boracay website. So, kapag nag-fill up kayo doon ng mga info ninyo, wala na kayong i-upload na pictures. So, ganun lang siyang kasimple. And then, mag-generate na kagad siya ng QR code. Pero, huwag kayong magkakamaning mandaya, guys. Kasi ito yon. Hindi na hahanapin yung QR code sa may airport sa Manila and then sa may Katiklan Airport. Pero pagdating ninyo ng port, doon na pala lahat hahanapin. So hahanapin yung hotel bookings ninyo, yung flight details, and then yung QR code niya plus yung back cert. So kailangan siya. So kung hindi pa rin kayo vaccinated or fully vaccinated, kailangan nyo pa rin mag-RT-PCR test. Now, pagdating naman sa may DIY transfer from airport, so mas nagmahal siya. From Katiklan Airport, papunta nga dun sa may bagong port, ang babayaran nyo na ay 150 na dating 100 lang. Kasi nga mas malayo talaga siya, guys, in fairness talaga. And then meron pa nga siyang pataas pa baba eh. So ayun, so 150. And then yung babayaran yung environmental fee, ganun pa rin, 150. Yung terminal fee niya ay 100 pa rin. And then yung boat ride is 50 pa rin. So walang pinagkaiba. Pero from port papunta naman sa may hotel ninyo, may iba na rin kasi nga hindi na sa may Kagban port. So more or less naman, ganun din naman yung gagastusin ninyo. Kaya lang, hindi na kayo makakatipid pabalik. Kasi hindi nyo na pwedeng lakarin from port papunta sa may Katiklan Airport kasi malayo na. So ako din, hindi na rin ako makakatipid kasi hindi ko na siya malalakad. So yun lang naman yung nabago. Ang totoo, pagdating sa procedure, nakakalito talaga. Ako, sobrang nalito talaga ako. Considering na ilang beses na rin naman tayong bumabalik dito sa may Boracay. Pero kasi nga na iba, so mas nakakalito siya. Mas dumadami yung tao doon sa may port kasi nga doon lahat hahanapin yung requirements eh. Unlike before kasi, yung titignan na lang yung QR code kasi na-check na siya doon sa may airport. So mas dumadami yung tao doon. Plus, naiba nga kasi yung port. So yung pinagbukan kong hotel kasi malapit sa Kagban port. So ayun din, so mapapamahal din ako ngayon sa pamasahe. So ayun lang naman, mas gumulo pero sana kasi simula pa lang. And based naman din sa may sinabi nila dito, nangyayari lang naman yung nagpapalit ng port kapag ka nga daw habagat season, which is July to October daw ata. When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go.